Dapat nag-vlog kaya? Dapat si Kuya ba nag-vlog? Kahit saan-saan siya nakakapunta? Grabe ka naman magsalita naman yan. Mabangga talaga, hindi? Lungton lang mabangga. Dadamay mo pa ako. Kaya nga eh. Hindi na. Kasi five, yan ang. Oo. Wilmer Capistrano, sana dumami pa ang lahi mo. Oo, pero nag-iisa siyang nakita mong gano'n, nag-iisa. Nag-iisa siyang nakita ko din sa Asaway. Sa dinami-dami ng tanod, barangay 59, barangay 60, barangay 63, at yan ay barangay 69, iisa ang nakita mo na ganyan. Tama ka. At in fairness sa kanya, hindi niya ginawa yun dahil may nakita siyang media. Pakto na yan, hindi ako kilala. Nung lumapit ako, nagtatanong ako, tanongin sa akin, sir, bakit po kayo nagtatanong? Sabi ko kasi po, eh, gusto ko lang malaman dahil yung mga sinasaway ninyo. Ayaw po, eh, sasaway talaga kami dito ng mga pasaway. Tagasaan po ba sila? Sabi niya sa atin. Saka lang ako nagpakilala ka rin eh. Ayun. So, ginagawa niya yung trabaho niya nang hindi siya. Correct. Nang hindi siya nakakita ng media. O, oh, saka, oh, yun ang sinasabi natin. Si anong first name? Wilmer Capistrano ng Barangay 69. Mabuhay ka, Barangay Tanod, Wilmer Capistrano ng Barangay 69, Tondo. Baka nakikinig yung Barangay Captain. Baka naman pwedeng gawin yung siya na yung OIC ng Barangay Tanod po rin yun, Kapitan. Oo, pero ito lang ka rin eh. Bigyan strict na isa pang problema. Eh, kahit nagsasaway siya, wala ka sa may pagkangulahan. May mga nakakatulog ako. Iba na kababaang face mask dito sa Tondo. At pangalawa, may itadatanong mo sa akin, ayaw ko na lakitan itong isang mama na kababaang face mask, may hapot na umuusok sa daliri. Ay, ayaw ko na lakitan, Jerry. Huwag na, ah. May tama. Huwag na. Huwag na, baka sa lipi ko yung may tama, baka ikaw ay tamaan. Ayaw ko na maulit siya. Okay na yun. Okay na yun, ako na lang ang may tama kasi ikaw na may tamaan. Ayaw ko na. Ikaw yung may tama. Kaya makikiayon ka sa tama mo. Pero yung nagsisatamaan pa, huwag na, sobrang na yun. Ito nang dali ka rin, nagtag ko lang, may isang babae. Nakaantaka na sa kanya, Charles Z ang nakalagay, modified na taka. Nagtataka lang ako, ano itong problema ng pumunta si Don, kailangan mo magbaba ng face mask. Ay, ina ba? Anyway. Sabi ko yung sekusyon sa pagkita na Tondo, Maynila, kung merong dapat tularan na isang barangay panon, ako, marami ko din pala ang mga pasaway. Ayaw niya pa po sa Manny Vargas ng GMA Super Radio, DC na Wombi. Makaiwanan. Huwag niyong kalilimutan, kapag marami hong pasaway, ay malamang may pasaway. Ang mga Tunay ko lang siya ng ano, view. Yan ang pasaway. Ganda ng view. Nag-iiba po ang pronunciation ng pasaway pagka ikaw ay na-dead ball. Dito ba kayo na-dead ball? Ang tawag doon, pasaway. Dito. Hindi na ho pasaway. Ano, gusto niyo? Pag kayo naging pasaway, magpasaway kayo? Ano gusto niyo? Ganon. Mabilis lang man dito. Alam nga naman pigilan ko. Karapatan ko mamatay sa COVID-19.
Oh, baka sabihin naman ka na sa akin, ano? Ah, Karen eh, paglabak yan sa iyo sa karapatan namin mamatay. Ano naman, no? Yung pagkamatay sa iyo, sa bayan eh, karapatan din yun eh. Diba? Oo, oh, karapatan din yan. Ba, sabihin naman nila, pinakigalman mo karapatan namin. Ay, nasa sa inyo po yan, mga kapuso. Anyway. Ay, nako, talaga nga naman, ang bansa nating minamahal, ang dami ng pasaway. Eh, hindi lang naman yung mga ordinaryong tao ang pasaway. Maring yung ating mga government official. Ang dami rin kaya ng pasaway, mga kapuso. Eh, meron akong narinig na impormasyon. Tinatanong ko lang naman, mga kapuso. Tinatanong ko rin sa official ho ng Bureau of Fire, mga kapuso. Totoo ba ka na kung gusto mong ma-promote sa Bureau of Fire, ay maghanda ka ng 200,000 piso? Oh? Huh? 200,000 para ma-promote? Oh? Huh? Pagkalkuwi ang denaryo. Ay kung totoo, waring nga po akong impormasyon. Okay lang kung yan, basta. So isang buwan katumbas nun. Sekretary ano ng diba? DILG at si General Imbang ng Bureau of the, ang Bureau of Fire. Totoo ba ako? Ako'y nagtatanong lang. At pagkaraw naman, ang gusto yung maging kernel lahat, yung official lang mataas. May naabot daw ng kalahating milyon? Nako, ay talaga nga naman. Oh, ang pasaway ay hindi hula ang mga ordinaryong mamamayan. Pati yung mga opisyal ng pamahalaan ay marami rin po ang pasaway. Ay, ito na lamang sa bidding ho ng mga truck ng bombero na nagkakahalaga ng kulang-kulang na 1.5 billion. Ay nagkakabarasuhan. Akalaan mo nga manalo yung J-Rob Marketing. Naku, ay naalaman ko yung palang J-Rob Marketing. Alam mo kung saan nakabase? Eh, sa Davao. Sa Davao nakabase. Ang halaan mong ultimo yung notaryo. Fake. Paano nakalusito sa PITC? Aha, paano nakalusot sa PITC, mga kapuso? Hinigpitan ang hinigpitan yung mga requirements sa bidding. Isa sa hinihingi yung service center. Aho, yung paggagawa ng yung truck pagka nasira, aba may kanya-kanya namang maintenance department yan eh. Ba't kinakailangan higpitan mo ang service center? Yun ba'y kailangan? Kaya, iilang tuloy ang nakakasali sa bidding. Pag wala kang service center, hindi ka makakasali. Aho, kaya karamihan, laglak, kailangan bandang dulo, eh dalawa na lang ang magkalaban. Ay tapos na panaginitan ko pa, ito digaw, Mr. President, ay ang manugang Moroway, ang bumabaraso doon sa J-Rog, kaya nanalo. Ayun, may panaginip ko lang, Mr. President, ay pinaparating ko sa iyo, di patingnan mo, baka sakaling ang panaginip ko ito mama eh. Ah, sige, binabati ko for the second time, happy 47th birthday, Father Jeffrey Quintela St. Jean.